た明日朝のプリサキンタガパリタスプリンカヘスス Hari ng lahat, Hari ng buhay ko.
Dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya. Tulad ko, ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karunghan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karunghan.
habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Thank you, Lord Jesus. Pwede po bang damhin natin ang presensya ng Panginoon ngayon? God is with us. He is here. He's in front of you right now. Ibigay po natin ang pinakamainam na pagsamba sa ating Panginoon. Dahil karapat-dapat siya sa papuri, sa pag-ibig, sa pasasalamat na pwede po nating maibigay. Panginoong Jesus, maraming salamat po na kami nakakapasok sa inyong presensya, nakakatayo sa inyong paanan, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. Lord, karapat-dapat ka sa aming mga buhay, sa aming buong kalakasan, aming buong puso, isip at kaluluwa, Panginoon. Lord, ipinibigay namin ang pinakamainam na pasasalamat at pagsamba sa pangalan mo, O Diyos. Lord, karapat-dapat ka, napakasarap po ninyong mahalin at sambahin at itaas sa aming mga buhay. Panginoon, nag-iisa ka at wala kang katulad at habang buhay kaming sasamba, habang buhay kami, Panginoon, nasusunod sa pangalan mo, O Diyos. Sa'yo lang namin ibibigay ang aming tiwala at pananampalataya at aming buong buhay sa tanging pangalan mo, Jesus. Lord, sa tanging pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Lord, na hindi mo pinagkakait ang presensya mo sa bawat isa sa amin. That every time, Lord, we come to you and call upon your name, Lord God, pinaparanas po ninyo ang inyong umaapaw na biyaya at kahabagan at katapatan, kabaitan sa bawat isa, Panginoon. Lord, lubos kang mabuti. Panginoon, napakabait po ninyo, Diyos. Maraming salamat po. We give you all the glory, Lord. We give you all praise. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Amen. Lahat naman po ng namamangha sa ating Panginoon. Let's give Him praise. Thank you, Lord God. Amen! Praise God! Sino po ang talagang nag-enjoy sa presence ni Lord? And I pray si Lord din po, no, nag-enjoy sa ating pagsamba ngayong umagang ito. Ang pinaka-goal po natin ay yung mabigay talaga yung best sa Panginoon ngayong araw na to. Amen? Is God good? Amen! All the time, God is good. Pwede po bang pakingitian mo naman yung katabi mo? At pakisabi, sobrang mahal ka lang talaga ni Lord. Amen. Sobrang mahal lang po talaga tayo ng Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. And let's prepare our hearts for the message of the Lord for us today. Praise God. Total po, close naman po tayong lahat dito. Okay lang ba? Mag-aminan na po tayo ng mga kinakatakutan natin. Okay lang po ba yon? Amen. What are you afraid of? Ayan, sino po dito ang dahil bare months na medyo lumalamig na po yung panahon ay dumadalang ang iyong pagligo? Meron po ba dito? Dumadalang na? Sino po dito may hydrophobia na? Fear of water? Wala naman? Wala naman po? Sino naman po dito yung kahit na naiihi ka na sa hating gabi, titiisin mo talaga? Dahil, ito po matalotin eh, hanggang ipagpapabukas mo na lang because of the fear of darkness or acrophobia? Meron po ba dito? Alright, meron po ba dito yung hindi ka makapag-rides? Ayaw na ayaw mo ng rides. Parang mga kalalakyan po halos yung mga ayaw ng rides. Okay? So, acrophobia po ang tawag sa takot na yan. At meron naman pong tinatawag na tryphanophobia. Ito po yung mga takot sa karayom at sa mga tusok-tusok. Kaya ayaw magpa-dentist, ayaw pumunta ng doktor. Amen? Yung dinala na po hanggang paglaki, no? Sino po dito, wag po kayong titingin sa katabi nyo, okay lang po? Sino po dito may cacophobia or takot kang pumangit? Ayan. Sino naman po dito may takot na manatiling single? Anotophobia. Ayan. Meron po ba dito? Wag po kayong mag-alala. God is faithful. Amen. And sino po dito ang... Praise God po. Sino mo dito ang, yan, baka ito naman po yung takot ninyo, no? Penterophobia. Fear of mother-in-law. Ayan, mukhang marami-rami po ang may takot na ganito.
there is a healthy kind of fear and unhealthy kind of fear. Amen? And obviously po, these are unhealthy fears. As alam naman po natin yan, 365 times in the Bible, God said, do not fear. Do not be afraid. Amen? But there's a healthy kind of fear that we're gonna talk about today. At ito po yung the fear of God. We're gonna talk about the fear of God. This is a healthy kind of fear na dapat po lahat tayo meron. Tell that to your neighbor, fear God. Amen? Ang prayer po natin ngayong umagang ito, yung lalong tumaas yung ating takot sa Panginoon. Mamaya po mas maintindihan natin kung ano ba tong healthy kind of fear pong ito. But I want to read 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. Sabi po dito, so you must live as God's obedient children. Lahat po ng masunurin na anak ni Lord, magsabing amen. Praise God. Don't slip back into your old ways. Wag na daw po tayong bumalik sa dati nating buhay of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then. But now, you must be holy in everything you do. Galing po sa Bible yan, ha? Just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Everybody say po, be holy. For God is holy. Amen. You cannot be omnipotent. You cannot be omniscient. But God said, you can be holy for He is holy. Parang meron pong hindi nag-agree doon. Parang hirap noon, Pastor. Because when God gives you a command po, when God gives us a command, He gives us the power to do it. Ang lahat po ng utos ng Panginoon, meron din yung kalakip na kalakasan, kapangyarihan para magawa po natin. Ang sabi po dito, himayin po natin yung verse na to. Ang sabi po dito, it is possible for a Christian to have a lifestyle that is not yet transformed. Posible po pala yun na pwede po tayong matawag na Kristiyano pero hindi po tayo nagbabago. Sabi nga po dito, there are those who live according to their own ways. But now that you are a child of God, sabi po dito, you need to wake up. What you must do is you must be obedient to the Lord. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians 7:1, having therefore these promises, ano po ba itong promises na to? Yung promises ng promise po ng kaligtasan, promise po na buhay na walang hanggan, promise po na abundant life with the Lord. Sabi po dito, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. There are two types of holiness po in the Bible. The first type of holiness is positional sanctification. Pag sinabi pong positional sanctification, ibig sabihin, we are positionally holy in Christ. Okay? Having been united with Him in death and resurrection. The moment na tinanggap niyo po si Jesus Christ, it is given to you when you come to Jesus. His life po is given to you. All your sins have been paid for. Kaya naman kapag lumalapit ka na ngayon sa Panginoon, blameless ka sa mata niya kasi po ang nakikita niya, yung righteousness ni Jesus Christ. Positionally sanctified ka. Amen? So in God's eyes, we are holy as Christ is holy. For we are in Him and Christ is in us. Praise God po, no? Wala man tayong ginawa. Wala po tayong ambag. Pero ganun po yung na-receive natin. Amen? That's why the Bible calls us saints. Alam niyo po ba yung Bible ang tawag sa atin saint or set apart for God. Hindi na tayo para sa mundo, pero para na tayo sa Panginoon. Literally means po, holy one. Alam niyo po ba nang tawag sa atin ng Bible, saints or holy one? At ito po ay hindi para sa iilan lang na mayroong mga extraordinary lives, hindi po para to sa matatagal lang, pero lahat po ng believer of the gospel of Jesus Christ, lahat po sila saints, binanal ng Panginoon. Amen? Amen? Whereas positional sanctification emphasizes God's work, di po ba, wala tayong ginawa doon, wala tayong contribution, talagang we're positionally holy in Christ. Amen? Meron din pong tinatawag na progressive sanctification. Ito naman po, it emphasizes our obedience or our work, but not without God's grace. Paalala lang po ha, kasi lahat ng mailalabas natin, kabutihan, pagbabago, lahat pong yan dahil sa grasya ng Panginoon na nag-work po in and through us. Amen? Now that you belong to God, you are now a saint, you are now set apart for God, you have to live it out. Kailangan po, pinapamuhay natin ito.
Amen? Ito po yung landas na pinipili natin. Ito po yung gusto nating mangyari na patuloy po tayong magbago para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? So, how to grow in holiness? Paano po ba mag-grow sa holiness na yan na gusto ng Panginoon na tinatawag tayo dyan, gusto po niya na makita yan sa ating mga buhay? Ang sagot po, fear God and you will grow in holiness. Many people go to church, but if you look at their lives, there's no fear of God. Amen? Kapag walang takot po sa Diyos, makikita po yan sa attitude po natin. Makikita po yan sa the way we live. Amen? And it says there po, no, balikan lang natin yung text. The filthiness of the flesh and the spirit that God wants us to get rid of. Ito po yung lust, yung pride. Yan po yung pinapatanggal ni Lord. Yung covetousness, yung self-centeredness, yung jealousy, anger, hatred. Maybe some of you right now, Pastor, I cannot be holy. Tao lang ako eh. I'm gonna keep on sinning. Magkakamali ako. I wanna say that it's a wrong mindset. Yes, you are a human being, but if you believe in Christ Jesus, you are being indwelt by the supernatural power of the Spirit. Amen? He gives you the desire and the power to be what you cannot be with your own power. Amen. And the evidence po of salvation, alam mo na nailigtas kang talaga, that you belong to Christ, is that when you allow His supernatural life, His Spirit to dwell in your life and change your heart, change your desires, and change your life. Yun po yung ebidensya ng salvation natin. Kung babalikan po natin yung salitang fear of God in the Bible, if we're going to translate the Greek and Hebrew word of the word fear in English, ang ibig sabihin po niyan is terror. Terror, dread, ayan, fear. And for those who are not Christ followers, sa lahat po ng hindi sumusunod sa Panginoon, who are willfully, no, living in sin, dapat pong matakot sa Kanya kasi si Lord, galit po siya sa kasalanan eh. Amen? And the wrath of God is coming for those who are living willfully in sin. Amen? And ang ibig sabihin po nun is dread, terror, fear, reverence. Ayan, respect, awe. And for those who are in Christ po, never be presumptuous, no? But you are to come to God and live before Him in reverent fear, for our God is a holy God. Hindi po tayo pwede magmalaki sa Kanya. Amen. Kaya naman, yun po yung ibig sabihin ng reverence, ng respect, ng awe. What does it mean to fear God? Ang ibig sabihin po ng fear God is to reverence Him, to honor Him, to exalt Him. Privately and publicly po yan, ha? To lift Him up, to worship Him, to obey Him, to hold Him in high regard, to hold Him in high esteem, to acknowledge His worthiness, to honor His position as the Creator and Judge of all mankind. We have to understand po, church, that God is not like you. God is not like me. He's not a man. Hindi po siya parang kung sino lang na someone who's better. He's not like you, just better. He's not like me, just bigger. Amen? He's not like you at all. When we're talking about God, we're talking about a different category. Kaya po, huwag natin siyang i-level dun sa parang katulad lang natin siya. Amen? Huwag po natin siyang ibaba dun sa level natin. Huwag po natin siyang ikahon doon sa little understanding natin or interpretation natin kung paano po natin siya gustong maging siya. Amen? But the more we know about God, the more we know who God is, biblical true knowledge po, ah, yung nanggagaling sa Bible, the more we will have high estimation of who He is. The more na makikilala po natin siya, the more na makikita po natin kung ano yung karapat-dapat na ibigay sa Kanya, and the more you will treat Him with reverence and honor, for He is a holy God. Amen? Tatlong bagay lang po. Number one, to fear God is to be in reverent awe of His holiness. To fear God is to be in reverent awe of His holiness. Holiness po is the crowning attribute of God. Power can describe His arm. Eyes can describe His omniscience. But holiness is the beauty of His character. His love is holy. His wisdom is holy. His power is holy. His patience is holy. It is the apex of God's character. Amen? And to fear Him means to stand in awe of Him. Nasa Psalm 33 verse 8 po yan. Sabi po doon, let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand
in awe of Him. So to fear the Lord po is to stand in awe of His majesty, of His power, of His mercy, of His justice, of His wisdom, especially in Christ. Yung mamangha po tayo of His life, of His death and resurrection, and to have an exalted view of God. Amen? Yung makita po natin siya na talagang hindi natin siya ka-level. Amen? Iba siya. He's the Lord. He's the Holy One. And to see God in all His glory and then respond to Him appropriately. Yung makita po yung kabanalan, yung kagandahan ng kabanalan ng Panginoon, and to respond. And the right kind of response is to humble ourselves before God. Amen? That's the right kind of response. Kapag nakita mo yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung glory ng Panginoon, mapapahumble ka talaga eh. And you'll just adore Him. Amen? Sino po dito nung total face-to-face na po ngayon yung mga estudyante, balikan po natin yung ating pag-aaral. Sino po dito nung ikaw ay nagkaklase pa, nag-aaral pa, pag sinabi nila, oh, darating yung principal, o kaya naman darating yung isang leader, yan, sa inyong barangay, minsan po ganun, no? Papasyal, ano pong gagawin natin? Maglilinis tayong lahat, ayusin natin yung mga uniform natin, magtatak-in na maayos, ayusin yung desk, di po ba? Tapos lahat, ang babait. Tama, nagpupo at opo, mabuhay. Di ba? May mga ganun pa. Amen? Why? Because you give respect to the position or title. Amen? And pagdating po sa Lord, we should give Him the respect that He deserves. Dapat ganun din po. Amen? Like, we dress properly. Di po ba? Amen? Maliit na bagay lang po yun, pero when fear God affects your attitude, your lifestyle. Amen? You will dress properly. Hindi po tayo nakapambay, of course, dito. At lalo nang hindi po tayo nakapamparty because we know we will gonna face the Lord and worship Him. It is for Him. Amen? We will... Praise God. Sige po, palakpakan natin si Lord. And what else? We will come on time or even before the time. Amen? Because that's honor eh. That's respect. Actually po, na-rebuke po ako. Para lang po, yan, gusto ko po, yan, mag-share ng kwento ko dito. No? Actually, na-rebuke po ako lately. Siguro po 2 to 3 weeks ago, nag-preach po ako sa Prayer Works, Saturday, 5 a.m., punta po kayo. Manalangin po tayo. May isang time po mag-preach po ako, kaso po na-late po ako ng ilang minuto. Eh, late na po ako, pumunta pa akong CR. CR pa po ako, tapos lagu-lagu ka kay CR na kasi mag-preach ka. Kaya po, palabas na po ako, pero merong mga matatanda pong pumasok. Actually, medyo mabagal na po sila maglakad. Tapos ang sabi po nung isa, bilisan nyo, nakakahiya sa Panginoon. Napatigil po talaga ako, napalunok po talaga ako, nakatitig po ako sa salamin. Na-rebuke po ako, na-correct po kay Lord. Actually po, the first thing that naisip ko that time, bakit hindi ako nahihiya sa Panginoon? Bakit wala akong nararamdaman ganun? Sabi ko po na nagpa-correct po kay Lord na baka activity na lang yung tingin ko sa gathering na yon. Baka ang tingin ko na lang is nag-gather kami, magkikita-kita kami para mag-pray. Pero hindi ko na nakikita na, oo nga pala, si Lord yung pinupuntahan namin. Si Lord yung makakasama namin. Amen. And actually po, kapag ka, diba, lumalalim yung fear of God, yung honor and awe natin sa Panginoon, kahit yung maliit na bagay na yun, it will affect our attitude. Amen? We speak politely, of course. We speak politely. Hindi po tayo magta-trash talkan dito or mag-iingay or magsisigawan because we know that God is here. Amen? Napaka-sensitive po natin that while we're listening to the sermon, sa preacher, of course, hindi tayo nag-Facebook. Di ba? Hindi tayo nag-Twitter or Instagram. Di ba po? No? May karanasan po akong ganyan eh. Yung naka, that was December 25. So masaya po yung ambience kasi Pasko, nandito po kami sa gig. And then naka-Indian seat po akong ganyan. No? Kasi parang masaya naman eh, pero na-rebuke po talaga ako kay Lord. Nanako, nagagawan mo. Honor, respect pa rin. Amen? I don't want to be legalistic, but it affects your attitude. Amen. Fear of God affects your lifestyle. Amen po ba? The way you live. Amen. Alam niyo po ba kanino sumasaya ang Panginoon? Kanino masaya si Lord? Nasa Psalm 147, 10 to 11 po yan. Sabi po dito, His delight
is not in the strength of the horse. Hindi po na-impress si Lord sa lakas natin or abilidad natin, nor His pleasure in the legs of a man. But the Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His steadfast love. The reason why we are weak Christians today, our behavior is such because we don't understand the fear of God. Amen? And if you don't fear God, you don't understand who God is. Pagka po hindi mababa yung respeto, takot natin sa Panginoon, yun ay dahil hindi natin naiintindihan kung sino talaga ang Panginoon. God is holy and He deserves our respect. Meron pong isang kwento sa Leviticus 10. Ito po yung the death of Nadab and Abihu. Magkapatid po sila, anak ni Aaron. Ang sabi po dito, Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers, kumuha po sila ng sunugan ng insenso, put fire in them, and added incense. And they offered an authorized fire before the Lord. Nag-offer po sila ng hindi nararapat na apoy dahil, bakit po hindi nararapat? Because it is contrary to His command. Hindi po ito yung inutos sa kanila ng Panginoon. Verse 2, so fire came out from the presence of the Lord and consumed them. And they died before the Lord. Moses then said to Aaron, this is what the Lord spoke of when He said, among those who approach me, I will be proved holy. In the sight of all the people, I will be honored. And Aaron remained silent. Ito po magkapatid na to, they came to God so presumptuous, arrogantly. God is holy and we should treat Him as holy. Amen? Maybe some of you are asking right now, what kind of God is that? How come He gets angry? Kung babalikan po natin, na-address po tayo sa Exodus, ang sabi po dito, sabi po ng Panginoon, do not offer on this altar any other incense or any burnt offering or grain offering and do not pour a drink offering on it. Once a year, Aaron shall make atonement on its horns. This annual atonement must be made with the blood of the atoning sin offering for the generations to come. It is most holy to the Lord. Ano pong ibig sabihin nito? Nadab and Abihu knew about this. Alam po nila ito. But because they don't fear God, they don't give way to His instructions. Hindi po ba ganun naman? Pag mababaw po ang respeto natin sa isang tao, wala pong bigat yung sinasabi niya sa atin, hindi natin papakinggan. Ganun po yung nangyari sa kanila. At marami po tayong makikitang stories in the Bible, katulad po ni Uzzah, di ba? Halos po matumba yung Ark of the Covenant. Tumulong lang naman siya, inayos niya. Bakit po siya namatay? Kasi po, meron pong, kung aatras po tayo, meron pong sinabi ng Panginoon, Levites lang. Ang sinabihan po niya na pwede pong mangalaga dun sa Ark of the Covenant. Amen? Para po mas maintindihan natin, ganito na lang. Sino po dito ang nung elementary ka ay nanaksak ka ng lapis? Meron po ba? Meron po doon. Marami. Okay lang po. Hindi pa po kayo born again nun, di ba? Hindi pa po kayo Christian nun. Okay lang po. So, meron po mga nananaksak ng lapis. Ano po kaya ang karampatang pwedeng gawin sa mga batang ganon? Parents needed. Okay, mga tatawag ang mga magulang or mga office. Alright? O kaya naman po, sino naman po dito? Alam ko, hindi ka pa born again nung ginawa mo to. Sino po nanuntok ng teacher? Meron po ba? Meron banda doon sa likod? Okay, meron. So, ano po kaya pwedeng mangyari doon sa nanuntok ng teacher? Suspende. Okay, suspende. Okay, maglilinis ng CR. O kaya naman po, nanuntok naman ang principal. Ay, ito po, mababan na po siguro, no? Blacklisted na. Amen? Paano po kung ang presidente na ng bansa ang balak suntukin? Hindi na po ako magtataka kung may bubunot na baril sa isa sa mga presidential security group, di po ba? Ano pong ibig ko sabihin? Kung dun sa mga bagay nga pong yun, ganun po yung mangyayari, paano pa kung ginawa natin against the Lord? It's about the object of the offense. Amen? The punishment must fit the crime. God is always just. Siya po ang Diyos ng katarungan. Kinanta po natin kanina yon. And when you do something against God, He has all the rights to judge us. Tama po? Amen? But the miracle today is this. The miracle today is that we are still alive. You are still alive. Amen? God could have easily wiped us out and He will still be just. Kahit po gawin niya yon, because we have sinned against Him. We deserve punishment. But one of the greatest miracles is that you are still alive to this day. Buhay ka pa rin. Nakakaharap ka pa rin sa Panginoon. Kapag worship ka pa din, may sariwang
katapatan araw-araw, kahabagan araw-araw para po sa atin. If you look at your life, you deserve judgment, right? You and I. Before that final day, before that judgment day, right now po, we are actually living in His mercy. We are living in grace. Kaya habang nabubuhay po tayo sa kahabagan ng Panginoon, mamuhay po tayo na may takot sa Kanya. Because there will come a time, He will judge the living and the dead. Darating po yun. Amen? Those who followed Christ and those who do not. It says in Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes. And He is the one to whom we are accountable. Ang sabi po dito, nakikita po ni Lord lahat. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Kahit yung ginagawa mo, ikaw lang mag-isa sa kwarto, nakikita po niya yan. Nandun siya sa lahat ng pinapanood natin, alam niya. Matatago po natin yan sa leader natin at sa magulang natin, pero sa Lord, hindi natin matatago. Alam ni Lord ang laman ng isip natin, maging motibo po ng mga puso natin, alam niya. Wala tayong matatago sa Kanya. Amen. Meron pong isang kwento sa Acts 5. It is the story about Ananias and Sapphira. Sabi po dito, nung panahon pong kasing yun, napuspos na po sila ng banal na spirito, kaya nagmamahalan na po sila. Ang ginagawa po nila, tindi po ng revival that time, halos ibenta po nila yung mga properties nila, tapos ibibigay sa simbahan. Meron pong mag-asawa na nagangalang Ananias, who with his wife Sapphira sold some property. Verse 2, he brought part of the money to the apostles, part po ah, claiming it was the full amount. With his wife's consent, he kept the rest. Then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? You lied to the Holy Spirit and you kept some of the money for yourself. The property was yours to sell or not sell as you wish. Hindi naman namin kayo pinipilit eh. Hindi man required. Nasa sa inyo yon. And after selling it, the money was also yours to give away. How could you do a thing like this? You weren't lying to us, but to God. As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Everyone who heard about it was terrified. Then some young men got up, wrapped him in sheet, and took him out and buried him. Kung tutuloy pa po natin yung kwento, pumasok din po yung asawa niya. Same, nagsinungaling din po, and then instantly, she died. And what I might want to say right now is, ang sabi po dito na wala tayo talaga tayong matatago sa Panginoon. When you cheat people, when you lie to people, you are actually lying to God. Amen? Naalala ko po nung nag-youth camp po ako, nagtataka po ako kasi yung mga topics, God's fatherly love. And then, I have sinned against God. Ganun po yung topic nung isang session. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako kay Lord gumawa ng mali. Pwedeng sa nanay ko, sa kapatid ko, sa mga kaibigan ko. Pero ganun po pala yun, no? Yes, ginawa mo sa iba, pero si Lord ang unang-una nasasaktan. It was first and foremost an offense against God. Amen. Our theology today po is messed up. Ang theology po natin ngayon, para ginagawa na lang nating genie si Lord. Lord, get this, I want this. Man-centered po masyado. We have to understand that God is the center of the universe. Not you, not me. Not us. He is the creator and we are the created being. You and I are to worship Him, to respect Him, and to love Him above all. Amen? And He has given us instructions and He expects us to follow them. Amen. And the worst excuse is this. Ito po yung pinaka-worst excuse. God will forgive me anyway. Patawarin naman ako ni Lord. Nakita ko na may grace naman. This is an expression po of not knowing the fear of God. Ang tao pong kayang sabihin yon, isipin yon at gawin yon, ito po yung taong hindi talaga naiintindihan kung sino ang Panginoon at walang takot po sa Kanya. Do not presume that He is obligated to give you grace because grace is a gift. Huwag po nating, hindi po obligado ang Panginoon na buhusan tayo ng grace kasi ito ay regalo na kailangan nating i-treasure. Amen? I-cherish. Amen? Ang dove po sa Bible, it symbolizes the Holy Spirit. And it says in John 3, may isang time po na magpapabaptize si Jesus Christ kay John the Baptist. Ang sabi po dito, I have seen the Spirit descending as a dove out of heavens, and He remained upon Jesus, referring to Jesus. Ang ganda po ng word na remain, no? I did not recognize Him, but He who sent me to baptize in water said to me, He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon Him, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. I myself have seen and have testified that this is the Son of God.
Balikan po natin yon. Sabi po doon, the Holy Spirit remained upon Jesus. Sabihin nyo naman po, remained. Ayan. The Holy Spirit remained upon Jesus. Bakit po kaya nanatili yung banal na spirito kay Jesus? Siguro dahil natutuwa siya kung paano po siya alagaan. Nasisiyahan po siya kung paano po yung buhay ni Jesus, di ba? Kaya po, nanatili po siya, nanahan po siya. Amen? The Holy Spirit lives in every believer. Dapat po tayo po yung templo ng banal na spirito at sa atin siya nananahan. But not rest upon every believer. Kaso po, nakakalungkot kasi hindi lahat ay nananahan at masaya sa piling. No, ang banal na spirito ay masaya sa piling ng taong yun. Because when the Holy Spirit rests upon a person without withdrawing, it is because he has been made welcome in a most honorable way. Nagstay po yung Holy Spirit kasi nasasayahan siya, natutuwa siya, nag-i-enjoy po siya. Amen? Ang dove daw po ang mga kalapati, sino po dito ang nakipagkarera na ng kalapati? Meron po bang dati? Siyempre, ngayon hindi na. Amen? Siyempre, yung mga palakpak na parang pang tricycle lang tinatawag, di ba? Sabi po nila yung mga kalapati po, maselan sa tunog, sensitive po sa ingay, sa kaluskos, na konting ano lang, talagang alis sila. If there is a dove on your shoulder, imaginein po natin there is a dove on your shoulder, and you don't want it to fly away. You don't want it to fly away. Being careful is not enough. Tama po ba? Yung pagiging maingat, hindi enough yan. Every step must be with the dove in mind. Bawat hakbang po natin, dapat sinasaalang-alang natin yung mararamdaman ng kalapati. Sinasaalang-alang natin yung ma-feel niya. Ganon din po sa banal na spirito. Dahil gusto natin siyang manahan sa atin, ayaw natin siyang umalis. Gusto natin siyang pangalagaan at mag-enjoy siya sa atin. Every step must be with the dove in mind. Ayaw ko siyang saktan sa sasabihin ko, sa ikikilos ko, sa behavior, sa decision ko, sa attitude ko, sa lifestyle ko. Amen. We're gonna host him well. Host his presence well in our lives. Dahil ayaw po natin siyang mag-grieve sa sasabihin natin, iisipin natin, because we want the dove to remain. Let the dove remain. Amen? Sabi po sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God. Fear of God is the fear that I may hurt God. Eh sabi po sa Acts 9:31, the church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria. Sino pong gusto magkaroon ng peace? And it became stronger as the believer, as the believers lived in the fear of the Lord. And with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in numbers. Kung gusto po nating pumayapa ang buhay natin, lumakas tayo, mag-grow po tayo, at pagkatiwalaan na mas malaki, ang sagot po dyan, fear God. Live in fear of the Lord. Amen? Number two po, the fear of God, to fear God is to love His commands. To fear God is to love. Sino po dito gustong-gusto mo ang salita ng Diyos? Wala masyado. Ang instructions ni Lord, ang mga pinapagawa po niya sa atin, if we truly fear the Lord, we will obey His commands. Kasiyahan po natin na i-obey ang Panginoon kapag may takot po tayo sa Kanya. We will live according to His word and say no to sin, of course. Sabi po ni Solomon sa Proverbs 16, unfailing love and faithfulness make atonement for sin. By fearing the Lord, people avoid evil. Ayaw po natin ang kasalanan. Kapag may takot ka sa Lord, ayaw natin siya masaktan. Tama po? Proverbs 8, sabi po doon, the fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech, I hate. Pag may takot po tayo sa Panginoon, mataas din yung pagkaayaw natin, yung hate po natin sa sin. Amen? Sabi po sa Ecclesiastes, sabi po ni Solomon, kung isa-summarize daw po niya ang dalawang requirement sa buhay na to, simple lang. Sabi po sa Ecclesiastes, the end of the matter, all has been heard, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Fear God and keep His commandments, for God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil. Amen? And according to the psalm writer, sa Psalm 112 po, fearing God is equal to delighting in His commands. Sabi po doon, blessed is the man who fears the Lord,
who greatly delights in His command. Natuwa po ako sa New Living Translation. Kung babasahin po natin sa NLT, ang sabi po doon, how joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. Napansin niyo po ba? How joyful are those who fear the Lord. Joy and fear of the Lord are not contradictory. Akala po kasi nila, no, fear of God, matatakot, hindi ka nalalapit, dapat seryoso ka lang. Hindi po. Sa totoo po, totoo kang masaya kapag ka wala kang tinatago. Totoo kang masaya kapag ka sumusunod ka. Totoo kang magiging masaya kapag ka alam mo na tutuwa ang Panginoon sa'yo. Amen. Joyful po ang tao na may takot sa Panginoon. Amen. You can fear God and enjoy Him at the same time. Amen. Yan po yung nagagawa ng obedience sa ating Panginoon. Babasahin ko po yung Psalm 19. Sabi po dito, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Ito po yung ginagawa ng law, ng pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Reviving, sino po gusto ma-revive? No? A reverent fear of God brings freedom. And because a lot of Christians do not have reverent fear, they don't come into freedom. Sabi po doon, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Obeying Christ po makes us wise. Tama? The more na nag-o-obey ka, dun ka tumatalino. At marami po ang magulo yung buhay ngayon dahil hindi obedient. Mali yung perspective dahil hindi po obedient. Sabi po doon, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Ayan, nagli-lead po talaga sa joy yung pagsunod natin sa Panginoon, no? Following His words bring joy. At marami po malungkot ngayon dahil maraming bit-bit. Amen. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Sabi po doon, yung right relationship po with God brings confidence. Pag tama ang relasyon mo sa Panginoon, pag okay kayo, sigurado matapang ka. At marami po ngayon, hindi makalapit, nahihiya kay Lord. Bakit? Dahil may tinatago po. Imaginein po natin yung isang worship time. Oh, okay. Mag-worship po tayo. And then, imaginein po natin kung yung Monday to Saturday na buhay natin, mababa po yung respeto natin at honor natin sa Panginoon. Sigurado po, hindi tayo napupuspos. Hindi natin naiintindihan yung mga kahit ang gaganda po ng lyrics at ang lalalim, amen, ang powerful na mga songs, pero walang pumapasok. Hindi tayo makatalon kasi ang dami nating karga, ang dami po nating baggages, no? Ang dami nating di pinapansin, ang dami nating kaaway. Kaya sinabi ng worship leader, lift your hands and worship the Lord. Ikaw hanggang dito lang yung lift your hands mo kasi wala, hindi walang revelation. Amen? Nahihiya po tayo, hindi tayo makasayaw kasi ang dami nating condemn tayo. Wala pong breakthrough. Amen. And sabi po sa Psalm 24, who shall ascend the hill of the Lord? Who may climb the mountain of the Lord? Sino ba yung pwedeng makaranas sa presensya ng Panginoon? Who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the righteousness. Such is the generation of those who seek Him, who seek the face of the God of Jacob. Every time po we come together, we have only one goal, and that is to see His face. Amen? To contemplate His beauty. At doon po tayo nababago, kapag ka naranasan natin ng Panginoon, nakita po natin ang kagandahan ng Kanyang kabanalan, doon po tayo lalakas. Doon po tayo magbabago. And makita po natin that worship is more than singing songs. Hindi lang po pag-awit ng mga ilang awit, apat, limang awit ang worship. Worship is, we worship through our lives. Pag nagsama-sama po tayo dito, bit-bit natin yung buhay natin, yung ginawa natin ng Monday hanggang Saturday, at yun yung pinang-worship natin sa Panginoon. At ang sarap po mag-worship pag wala tayong bit-bit. Pag wala pong mga tinatagong pet sin, ang dali pong mabasag, ang dali pong katagpuin ng Panginoon dahil wala pong harang. Tama po? Hebrews 12:14 ang sabi po doon, work at living in peace with everyone. And work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Paano po natin makita ang Panginoon kung may harang, kung may mga bagay tayong hindi masuko, at mga bagay tayong ayaw tanggalin? Because seeing the Lord is the blessing of being pure. Yun po yung reward. Bakit ko ba ayusin yung buhay ko? Bakit tatanggalin ko itong kasalanan? Kasi ang reward, mararanasan mo si Lord. That is the best, greatest reward. Amen?
Proverbs 9, ang sabi po doon, ito sikat na verse, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is insight. The fear of the Lord po means your greatest fear is His displeasure. Ang ayaw mo siyang masaktan. It will teach you how to make choices. It will tell you what to avoid. At pag hindi po natin naintindihan yung fear of the Lord, we will not appreciate the commandments of God. And the commandments of God are always for our good. Napansin niyo po ba na lahat ng inuutos ng Panginoon para sa kabubuti po natin? Kapag ka hindi tayo sumusunod, dun po napapariwara ang buhay natin at tayo'y napapahamak. Amen? Sino po dito ang napalo na ng Panginoon? Amen. Sino po yung aamin? Ako po ilang beses na po ako napalo sa Lord. Yung minsan may pinipilit ka na sinabi ni Lord, hindi. Hindi pa. Hindi yan. Amen. Pero ikaw, pilit ka ng pilit. Pero si Lord sabi niya, hindi yan yung best sa'yo. Pero ikaw, pilit ka ng pilit hanggang babaliin ka para hindi mo maranasan yung mas masakit na consequence. Sa kabutihan po ng Panginoon, dahil sa biyaya po niya, babaliin ka, papaluin ka para hindi mo maranasan yung mas masakit na consequences. Amen? And maybe some of us, I don't know if you are still in an immoral relationship po. How long will you keep on immorality until you wake up to the point of realizing that you are destroying yourself? Or perhaps some of you are into pornography. How long will you keep on doing it until you realize that it's going to destroy you? Sabi po sa Bible, you cannot mock the justice of God. You will always reap what you plant. May effect po kasi yan sa relationship po natin sa Lord. May effect yan sa katawan natin. Hindi tayo susunod, pwede ka magkasakit. Di po ba? May effect po yan sa calling natin. At may effect po yan sa future natin. Amen? So don't let God close the doors for you because of your disobedience. Amen? Yung mga blessing naman po yung nung fear of the Lord. Sabi po sa Proverbs 10, sabi po dito, the fear of the Lord prolongs life. Lalo haba yung buhay natin basta sumusunod tayo kay Lord because it will lead to a healthy lifestyle. Amen? Proverbs 25, who are they that live in the holy fear of God? You will show them the right path to take. Then prosperity and favor will be their portion and their descendants will inherit all that is good. Alam niyo po, yung pagsunod natin sa Panginoon, may mga damay. Pamilya natin madadamay. Amen, doon sa blessing. Psalm 112, sabi po doon, how joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. Their children will be successful everywhere. An entire generation of godly people will be blessed. If you fear the Lord, you will love His commandments because they go together. And the Bible tells us you will be blessed. The blessing of a God-fearing man goes to his children and his children's children and his children's children's children. Amen? Hindi lang ikaw. When you choose to fear God and obey Him with your life, matatamay po yung pamilya mo, anak mo, kaapo-apuan mo. Amen? Bababa yung blessing. And a lot of people go to church but their lifestyle do not match their confession. And if you look at their families, it's a disaster. Pero sabi po, if you carefully fear the Lord your God, your family will be blessed. Your future family will be blessed. Amen? Somebody who fears the Lord has different attitude, has different lifestyle. Amen. He doesn't do things for men, he does things for God. Ang isa pong tao na merong mataas na respeto, reverence sa Panginoon, kahit wala pong nag-check sa trabaho, ibibigay niya yung business sa trabaho. No? Hindi ka kukuha ng hindi iyo. Kasi mataas ang takot mo sa Lord. Magsasabi ka ng totoo, kahit na mapagalitan ka, kahit masaktan ka, kasi you will honor the Lord. Amen? At hindi ka mangungopia. Amen? Okay lang, mag-aaral akong lesson. Ibigay ko yung best ko. You know, He will reward your obedience by protecting you. Amen? Ibabalik mo yung sukle, ipagpapaalam mo yung sobrang tuition fee. Amen? Hindi ka makikisali sa green jokes. Mataas yung conviction eh. Amen? Hindi ka makikisali sa chismis at pag-down or dishonor sa ibang tao. Amen po? Do you understand the fear of God? Do you practice that in your life? If you practice that in your life, it will affect your attitude, your lifestyle. Amen? Sabi po sa Deuteronomy 10, and now Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God. And live in a way that pleases Him, and love Him, and serve Him with all your heart and soul. And you must always obey the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. There's no conflict po between
the fear of God and the love of God. Yes, God loves us unconditionally. He's a merciful God. That's all true. But if you only look at that, you'll only have one side of God. And you'll see that, and you'll see the end result po of that in the way you live. Amen? If you have no fear of God, you have to invent a gospel of compromise, a gospel of convenience. Amen? But love and fear are not contradictory. Lord, I love you and I'm afraid of you. What do we mean by that? Lord, I don't want to do things that displease you. I love you and I don't want to hurt you because my greatest fear is your displeasure. Habang lumalalim po ang pagmamahal natin sa Panginoon, lalo mo siyang ayaw masaktan. Because he who fears God the most loves him the most. Amen. If I love God, I will obey him. If I obey him, I have nothing to fear. Meron pong isang lalaki, bata, na mag-i-enlist po, papasok na sa military academy. Sabi po ng tatay niya, okay, just obey all the commands in the academy. Kahit wala nang nagre-remind sa'yo, mag-obey ka lang. Sa pagpasok po niya, napakasipag po niya. Araw-araw po siya naglilinis. Yung sapatos niya, nililinis niya. Yung locker niya, napakalinis po. Tinatawanan na siya ng mga kasabayan niya. Sabi niya, ang OA mo naman. Wala naman nag-inspect sa atin. Tayaan mo na yan. Magpaliban mo na yan. Dito na muna tayo. Happy-happy. Kwentuhan mo na. Pero siya po talagang in-ice po niya yung bed niya. No? Talaga napakalinis. Ganyan. At nagkaroon po ng surprise inspection. At lahat po sila takot na takot, hindi nila alam kung ano pong uunahin nila. Napakadumi po ng mga gamit nila, alam nila mapapagalitan sila. But ang bata pong ito is not afraid at all. Why? Because his room was neat. He was prepared. Amen? And the officer was his father. When you love God, you will obey him. Amen. And lastly po, the fear of God drives us to fully surrender to Christ, our Savior. Amen. Philippians 2, ang sabi po dito, dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Hindi po sinabing work out for salvation because you have salvation by grace through faith dahil nanampalataya po tayo kay Jesus. Amen po ba doon? Ang sabi po doon, no? How do you work it out? You work it out with fear and trembling, with deep reverence and fear. You take it seriously. No? You take it seriously yung pag-follow po natin kay Lord, pag-honor natin kay Lord. Sabi po ni Jonathan Edwards, the only certain observable sign of true Christian growth, of true maturity, of true transformation, is a life of increasing holiness rooted in Christian self-denial. Holiness means you are set apart from the world unto God. Amen? Para ka na sa Panginoon. And fear of God is not just an Old Testament idea. It is the anthem of Jesus' preaching. Sabi po sa Luke 12, dear friends, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot do any more to you after that. But I tell you whom to fear. Sabi po ni Jesus to, fear God. Who has the power to kill you and then throw you into hell. Yes, he's the one to fear. Today po, many people make fun of hell. They say it's nothing. Sabi po sa Revelation, it's real. Hell is real. Sabi po doon, and I saw a great white throne, the one sitting on it. The earth and sky fled from his presence, but they found no one to hide. I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. And the books were opened, including the book of life, and the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. On that day, it will be a day of justice. Revelation 20, sabi po doon, the death and the grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Hell is real po, no? Pero hindi ito ginawa para sa'yo at para sa akin. Amen. The question is your name written in the book of life? Because if you're not sure, I don't know, how could you ever rest at peace? Today, make sure your name is written in the book of life. And in order your name to be written, you gotta go to the Lamb of God, to Jesus Christ who takes away the sins of the world. Amen? Ang Panginoon po, akala natin, fear God, didistansya ka, hindi ako makakalapit sa Kanya. Pero sa totoo lang po, ang takot sa Panginoon, ang totoong takot po sa Panginoon should drive us to go to Jesus, our Savior, our Redeemer.
Kasi nasa Kanya lang po ang buhay na walang hanggan. Nasa Kanya lang po ang kapatawaran ng ating kasalanan. Nasa Kanya lang po ang ating kaligtasan. Amen. Huwag kang tumakbo papalayo. That's not fear of God. Ang fear of God po, tumakbo ka pabalik sa Kanya. Kasi alam mo, Siya yung kumakatok sa puso mo to give you forgiveness and mercy and life and peace. Amen. And today is a day of mercy and grace. Habang wala pa po yung judgment day, habang nandito pa po tayo, napakalawak ng kahabagan, napakalawak po ng biyaya ng Panginoon, do not run away from Him. The fear of God should drive you closer to your Savior and you surrender your life to the one who can save your soul. He's knocking to your heart to give you life, forgiveness, second chance, mercy, grace, and peace. Alam niyo po, if you fear God, you have nothing else to fear. You don't have to fear people, future, pera, at kung ano mang problema ang dadaan sa buhay mo. But if you don't fear God, you don't have, if you don't fear God, you have everything to fear. Fear, afraid of death, afraid of judgment, afraid of what might happen to you. Let's choose to fear God and live for Him, to surrender our lives to Him. Amen. Ang pinambayad po sa atin, hindi naman gold or silver, sabi nga po sa 1 Peter, ang pinambayad po sa atin ay ang tugo ng ating Panginoong Jesus. Binigay niya ang buhay niya para sa atin. Yes, God is capable of sending someone to hell, but ang ginawa po ng Panginoon, nagbigay po siya ng solusyon. Nagbigay po siya ng kaligtasan, pinadala din niya ang kanyang anak para kung sino man ang lumapit sa kanya manampalataya, sumuko sa kanya, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Are you okay with God? Amen? Is everything settled right now? Is there something that's not right? I wanna end with this po, Hebrews 12. Since we are receiving our rights to an unshakable kingdom, we should be extremely thankful and offer God the purest worship that delights His heart as we lay down our lives in absolute surrender, filled with awe. For our God is holy God, devouring fire. Yung real worship po can only happen when you treat God with reverence and awe. Amen. And mabibigay po natin yung nararapat sa Kanya kapag nakita natin Siya kung sino Siyang talaga. Amen. Sino po nag-agree na habang tumatagal tayo sa Panginoon, tumatanda tayo sa pagka-Kristiyano, dapat lalo po natin Siyang minamahal and the more we respect Him and reverence Him. Why? Because it's a miracle that we're still alive today. It's a miracle that we're still alive up to this day that we can face a holy God, can worship Him, we can come near Him. Napakalaking pribilehyo po that we are not receiving what we deserve. He's giving us what we don't deserve. Amen? And that is called grace. Lord Jesus, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na ibinaba namin, Lord, ka namin sa aming level. Lord, tawarin niyo po kami sa mga maraming pagkakataon na hindi namin naibigay ang nararapat, Lord, na pagsamba, Lord, paggalang at pagrespeto po sa inyong presensya. Lord, right now, cleanse us, for only you can do that. Jesus Christ, you are our righteousness. Lord, cleanse us and open the eyes of our hearts to see Jesus, to see our God. Lord, hayaan niyo po na makita namin ang kagandahan ng inyong kabanalan at kaluwalhatian. Ikaw ang Diyos ng katarungan at sa iyo nanggagaling ang sukdulang biyaya. Panginoon, kaya naririto pa rin po kami. Lord, sinasamba ka namin. Pwede po ba nating taas ang kamay natin sa Panginoon? And let's stand in awe of Him. Stand in awe of Him.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Lahat ng pagsamba, Panginoon, papuri, Lord, para sa ngalan mo lamang, Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus, for your grace overflowing in this place, for your peace, joy, abundant in this place, Lord God. Ngayong oras pong ito, gusto pong samantalahin ang pagkakataon na to. Dumating po si Jesus para iligtas ka at ako sa ating kasalanan at sa lahat ng parusa ng mga kasalanan na ito. And I believe right now, ayaw po ng Panginoon na nabubuhay ka sa kasalanan. Kumakatok ang Panginoon ngayon sa puso mo. And He's offering forgiveness, love, mercy, and grace. Second chance. Kung gusto mo pong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay as your Lord and Savior and surrender, fully surrender your life to Christ, just pray this simple prayer with us. Sabihin niyo lang po, Dear Lord Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Bumabalik, Panginoon, at nagpapakumbaba. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako. Bigyan ng bagong buhay. Mula sa araw pong ito, gumagawa po ako ng desisyon na tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. At sinusuko ko po ang buong buhay ko sa inyo. Mula sa araw pong ito, mamahalin ko po kayo. Sasambahin ko po kayo. Susunod po ako sa inyo at paglilingkuran ko po kayo. Salamat po sa kaligtasan, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Praise God po. Let's all stand. I want to bless you with a word of prayer. Lift your hands po and say, I receive. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you.